mga kabuknay, kumusta po kayo? Ayan, panibagong araw, panibagong videos na naman po tayo. So sa mga hindi pa po nakakalala dyan, it's me Mikey and welcome back to my YouTube channel. Ayan, as you can see po guys, marami po tayong sili, ano? So today's video, I'm going to show you on how to make homemade chili garlic oil. So ayan guys, daming sili. So tuturuan ko po kayo, gagawa po tayo. Ayan, so let's go! So, ayan guys, no, as you can see naman po, mano-mano ko pong pinipino yung mga sili dahil wala po kaming blender or any food processor po para gawin po ito ng mas madali. So, kaya ganyan po yung ginagawa ko. So, ayan guys, paalala lang po sa mga hindi po sanay sa ganyan, is huwag nyo na pong gayahin yan. At syempre, you can apply oil sa kamay mo po to avoid burning. So ayan, or if you have gloves at home, you can use gloves. So ayan guys, dahil wala din po kaming gloves, is nakaganyan lang po ako. So mano-mano lang po yan ng pag-slice. Kailangan din pong mag-ingat. Ingat po tayo para iwas masugatan. Ayan, alam naman natin na masakit kapag nasugatan, char. So ayan guys, ayan, kailangan sa paggawa po ng ganyan is tiyaga lang talaga sa pagpino guys, kasi may kaliitan po yung mga sili, so kailangan po natin magtiyaga para mapino po ito, dahil sabi nga kapag may tiyaga may nilaga. Ayan, maganda po ang kalalabasan ng mga ginagawa natin kapag may tiyaga po tayo, hindi po ba? So, ayan, kaya kailangan po natin na magtiyaga. So ayun, tapos na po natin siyang i-slice. Ayan, okay na po yan kalalaki kasi sa amin naman po yan. And then meron na rin po dyan chopped garlic. So ayan, so let's start. So syempre habang nag-prepare po kanina is meron na pong mainit na mantika dyan. Para ilalagay na lang po natin yung bawang o yung garlic. So ayan guys, kailangan din po is nasa mahina lang, low heat lang po tayo para hindi po agad masunog yung ating garlic. So syempre antayin po natin yan until it become golden brown. So huwag yung itong pansinin ng aming pong kawali. Ayan. Dahil masipag po akong magluto, sumuko po yung anong tawag doon, yung hawakan niya. Charot. So ayun, antay lang natin. Ayan, lumutang na ang ating mga garlic. So yun, dahil okay na yan, ilalagay na po natin po ang ating pong sili. Ayan, ang ating pinino. Pininong sili. So ayan, haluin lang po natin. Haluin ng haluin. So ayan, hindi ko po alam kung ako lang po yung yung nasasarapan sa spicy aroma niyan, pero gustong gusto ko po. Nakakatakam, nagugutom ako pag nakakaamoy ako ng spicy aroma ng ganyan chili garlic. So ayan, kailangan po ulit natin pong magtiyaga. Magtiyagang magantay hanggang sa maluto. Ayan, antay lang po natin. Tiyagaan po talaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Pag may tiyaga ka sa isang bagay, maganda yung kalalabasan ng iyong ginagawa. So ayan, di ba? Napakaganda. Pulang-pula.
So, ayun guys, no, as you can see po, meron pong ano dyan. Naglagay po ako ng magic syrup guys para may kaunting lasa po siya. So, ayan. Maglalagay din po ako dyan guys. Kaunting asin lang. Ayan. Lagyan po natin ng kaunting asin. At syempre, ang ating sekreto po sa lahat para hindi po siya mabilis mapanis. Ayan, lagyan po natin siya ng konting suka para pang matagalan po ang ating pong chili garlic oil. Ayan. So, try nyo po yan guys. Ang sarap po ng blend ng suka tsaka ng ano, garlic. Ayan, syempre yung amoy ng sili. Hindi ko lang alam guys kung ako lang, kung weirdo ba, pero gustong gusto ko. So ayan guys, okay na po yan, pero kailangan pa po natin siyang, dahil okay na po yan, kailangan pa po natin siyang palamigin bago natin siya i-transfer. So, ayan na siya. Ayan na po ang ating homemade chili garlic oil. So, ano nang hinihintay niya guys? Ayan, tara bili tayo ng siomay. Sarap yan. At syempre, bagay na bagay po yan guys sa mga pag may mga isasaw-saw po tayo like mga prito, ganun. So, ang gustong-gusto ko po kasi dyan guys, kahit simple lang yung ulam namin, like kahit gulay lang, is naglalagay po talaga ako nyan sa kanin. So, ayun guys, don't forget to like, share, and subscribe. So, thank you so much guys, and God bless everyone. Bye!